guys! Welcome to my channel! I-discuss ko po sa inyo ngayon ay yung patok na patok sa ating mga Pilipino ang sinasabing tulong ni Presidente Duterte na ayuda para sa mga kababayan natin na sobrang apektado ng COVID-19. So, nag-decide si Presidente Duterte na magbigay nga ng ayuda. At ito nga yung sinasabing programa na pinagkakaguluhan ng karamihan ngayon. Pinagtatalunan kasi ang daming mga hearsays, ang daming mga sinasabing, alam mo na, hindi naman totoo. So ngayon guys, gusto ko sanang i-share sa inyo kung ano talaga ang social amelioration program. So una, meron siyang form na ibinibigay ang mga barangay officials para sa kanilang mga nasasakupan. Ito yung card na sinasabing SAC, Social Amelioration Card. So sa pagbibigay ng SAC form sa mga bahay-bahay, pupuntahan po kayo ng mga officials nyo, barangay officials, pupuntahan kayo sa bahay nyo para po magbigay ng SAC form. So, dahil 2 pieces po yung SAC form na ibibigay sa inyo. Yung isang kopya, may iwan sa inyo yung isang kopya na mapupunta sa DSWD. Ngayon, dun sa form na ibibigay sa inyo, subject for approval pa rin yun. So, hindi lahat, ang balita ko, hindi lahat mabibigyan ng ayuda. Ang priority nila yung mga pamilya na higit na nangangailangan ng tulong, higit na talagang kailangan nila kaysa sa mga nasa mga middle class, nasa mga villages, subdivisions. So, higit na pupuntahan ng SAC form yung mga kababayan natin na talagang sobrang apektado ng COVID-19. Lahat tayo guys, apektado ng COVID-19. Lahat ng tao, buong mundo, apektado ng COVID-19. Kaya napakalaking support ang binigay ng Pangulong Duterte para sa atin na mabigyan tayo ng kahit papaano merong nakalaang 5,000 to 8,000 per month sa isang pamilya. Pero sana naman guys, lahat tayo makipag-cooperate. Yung hindi mabibigyan, sana maintindihan nila na meron pang pamilya na nasa lower class na talagang higit na nangangailangan. Yung sinasabi nilang isang tuka na pamilya. So, syempre, sila yung priority ng gobyerno natin na mabigyan ng tulong, di ba? So, in these times of crisis, we have to be more open-minded, kailangan natin yung suporta ng isa't isa, yung pagmamalasakit. Kasi ito yung, ito yung panahon na kailangan natin magdulungan at magkapit-bisig. So, wala na po sanang gulo. Kasi nakikita ko sa mga platforms na social media, ang daming nagre-reklamo, ang daming nagagalit, ang daming apektado, lalo na kami dito sa lugar namin. Pero, syempre, kung saan mas maganda makakapunta yung tulong, di doon na lang natin ibigay. So guys, wait na lang natin yung result coming from DSWD kung sino yung mga qualified Filipino citizens na magkakaroon ng support from the government. So let's be happy for them and God bless us. So, keep safe everyone. See you on my next vlog. Bye!